Kung ang hustisyang hinahanap mo ay hindi sapat sa mga taong lumapastangan sa iyo at sa pamilya mo, magagawa mo kayang maging mamamayang sumusunod sa batas. Si Clyde at ang pamilya niya ay tahimik na namumuhay. Isang gabi habang gumagawa ng bracelet ang anak niya ay may kumatok sa pintuan. Binuksan niya ito at hinampas siya ng baseball bat. At sinaksak siya ng isa. Siya si Clarence. Sabay sabi na hindi mo maiiwasan ang tadhana. Ang kasama naman nito ay si Rupert. Si Clarence ay brutal na pinatay ang asawa at anak niya. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Clyde. Hindi daw paniniwalaan sa korte ang testimonya ni Clyde. Sabi ng prosecutor na si Nick. Lihim na nakipagkasundo si Nick kay Clarence upang magtestimonya laban sa kasama nito na si Rupert na siya ang may gawa ng pagpatay. Paglipas ng 10 taon ay bibitayin na si Rupert. Pilit niyang tinatanggi ang krimen na hinatol. Maya-maya ay itinurok na ang dengvaxia. Little injection pala, matinding sakit ang naramdaman nito at matinding pagkamatay ang inabot niya. Ang nangyari kay Rupert ay naiugnay sa dati nitong kasama na si Manyakes. Clarence pala. Maya-maya ay may tumawag kay Clarence na hindi kilala. Dahil sa pananakot nito na paparating na ang mga pulis ay agad itong nag-alsabalutan. Karipas ito ng takbo habang paparating ang mga pulis. May nakita siyang police car at sumakay siya dito. Kinuha niya ang baril ng pulis at ginamit ito para utusan ang officer na umalis sa lugar na iyon at pumunta sa tagpuan nila nang tumawag sa kanya. Sinusubukan ni Clarence na barilin ng pulis ngunit fake pala ang baril. Nilagyan ito ng mga karayom sa hawakan at meron pang pamanhid. Huli na nang malaman niya na ang nagpapanggap na pulis pala ay si Clyde. Dinala si Clarence sa isang bodega at dito ay pinutol ang kanyang kuwan. Ang kanyang katawan. Natagpuan ito ng mga pulis na chinook chop sa 25 piraso. Buti nga sa'yo man yakes ka kasi. At lumalabas sa imbestigasyon na si Clyde ang sospek nila. Nang dumating ang mga pulis ay nag-aantay na ito sa kanila para sumuko ng walang saplot. Wow! Jumbo hotdog. Kinausap ni Clyde si Nick na magtatapat siya ng buong katotohanan kapalit ng bagong higaan. Pumayag na rin ito at dinala sa selda ni Clyde ang bagong higaan. Inamin na ni Clyde kay Nick na siya ang responsable sa pagkamatay ni Clarence. Pati ang nangyari kay Rupert ay siya rin ang may gawa. May gusto pa ipagtapat si Clyde subalit humihingi siya ng kapalit. Gusto niya ng steak kasama ang iPod niya. Kapalit nito ay sasabihin niya kung nasaan si Bill. Ang abogado ni Clarence, na ayon sa report ay 3 araw nang nawawala. Ngunit dahil sa higpit ng security ay nadelay ng 8 minuto ang lunch ni Clyde. Sinabi niya agad ang location nito. At nakita nila na nakalibing ito ng buhay. Gamit lamang ang oxygen para makahinga. At mauubos ito ng eksaktong 1:00. Nahuli sila ng 8 minuto kaya hindi na nila nabutang buhay si Bill. Pinasabay ni Clyde ang kakusin niya na kumain ng steak subalit pinatay niya rin ito sa pamamagitan ng buto. Dahil dito ay inilagay siya sa Bartolina. Isinama si Nick ng kaibigan niya na si Jonas para makipagkita kay Bray. Dati itong nagtrabaho kay Clyde. Tinanong ni Nick si Bray kung paano mapipigil si Clyde. Dahil hindi niyo siya mapipigilan. Pag ginusto niya na makita kang patay. Patay ka. Kinumbinsi ni Nick at Jonas si George Birch na higpitan ang bantay kay Clyde at iwasan ang dalaw sa kanya. Maya-maya ay nagring ang cellphone niya at agad sinagot. Bigla ay sumabog ito at kinamete ni George Birch. Sinabihan ni Clyde si Nick na palayain siya bukas ng 6:00 ng umaga at iatras na ang lahat ng kaso niya. Sumapit na ang 6:00 ng umaga at ang lahat ng ahensya ay nag-aantay sa mangyayari. Dahil sa pag-aakala na wala namang mangyayaring masama ay nagdesisyon na sila na umuwi. Biglang sumabog ang mga sinasakyan ng mga kasamahan niya at panghuli ay sa sekretarya niya na si Sarah ang huling sumabog. Halos maiyak si Nick sa nangyari. Sa libing ni Sarah ay pumunta sila Nick, Jonas at Detective Duncan. Papauwi na sila sakay ng kanika nilang sasakyan ay may remote control na drone na may high caliber machine gun. Pinagbabaril ang sasakyan ni Jonas. Pagkatapos ng putukan ay sugatan si Jonas. Subalit nagpakawala pa ng missile ang drone at sumabog ang kotse ni Jonas. Sa paghahanap ni Nick ng mga ebidensya na magtuturo kung sino ang mga kasama ni Clyde sa paggawa ng krimen, napansin niya ang isang pag-aari ni Clyde na katabi ng kulungan. Pinuntahan ni Nick at Detective Duncan ang lugar.
may napansin silang butas at pinasok ito nila Nick. Dito nila napag-alaman na ang tunnel ay papunta sa kulungan ni Clyde. Sa hotel ay andan si Clyde at nag-disguise siya bilang janitor. Pinuntahan ito nila Nick at Detective Donakin. Nakita nila ang bomb na nakakalibrate sa cellphone subalit hindi nila ito na-disarm. Nakabalik na ng kulungan si Clyde at andan si Nick. Kinausap siya ni Nick subalit hindi siya nakinig. Pinindot niya ang cellphone niya at nag-activate ang timer ng bomb. Tumakbo palabas ng kulungan si Nick. Huli na nang malaman ni Clyde na ang time bomb ay nasa upuan niya. Binubuksan niya ito subalit hindi niya mabuksan. At umupo na lang siya at pinagmasdan ang bracelet na ginawa na anak niya. At kinain na siya ng apoy. Si Nick naman ay saktong nakalabas ng kulungan bago ito sumabog. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Marami pong salamat sa patuloy na sumusuporta sa channel ko. Paki-subscribe naman po sa hindi pa naka-subscribe at paki-like and share na rin. Salamat po.